base militar sa Pilipinas, kinaladkad tayo sa gera sa Vietnam, kinaladkad tayo sa gera sa Iraq, ginamit ang Pilipinas na lunsaran ng mga sasakyang pandigma ng Amerika. Gera na wala tayong kinalaman, gera na wala tayong interes at pakinabang, pero pilit na kinakaladkad ang mga Pilipino. 25 years ago, nanindigan ang mamamayang Pilipino at pinakinggan ito ng 12 senador. Ang sabi nila, hindi na kami papayag sa panibagong tratado sa Amerika kaugnay ng base militar. Hindi na kami papayag ng magpauto dito sa mga Amerikanong terorista at mga militar. Pero inyo, mahigit 4 dekada na merong US bases sa ating bansa, tayo ay sumailalim sa tinatawag na US military occupation. Yung mga base militar nila, tinuturing na teritoryo ng mga Amerikano, tinuturing na iba ang batas na umiiral, hindi batas ng mga Pilipino. Pag may ginahasang Pilipina dyan o may napatay na Pilipino, hindi sila uusigin sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Protektado ang mga sundalong Amerikano na nandiyan sa loob ng mga dayuhang base militar. Ang mga foreign bases ay malaking insulto sa soberanya ng Pilipinas. Hindi tayo magiging tunay na malaya kung may mga dayuhang base sa ating bayan. At mabuti nga ngayon, may pangulo na naninindigan na hindi na pwede yung dating ginagawang panghihimasok at pakikialam ng Estados Unidos sa ating bansa. Mabuting may Pilipino na presidente na nanganwagan na palayasin ang mga sundalong Amerikano sa Mindanao. Yan ang ating kailangan. Bakit yung pinagtatanggulan na? Kayo magsasakot ito. Nangawakan niya. Napakahiya kayo. Napangalagaan na unang ikatayin ka. Ang mga dayuhang kapitalista. Magsanakaw dito. Ang tumakatay dito. Oh, nakahiya kayong mga pulis. Sayang ang mga uniform ninyo. Kami, trabaho. Trabaho. Lentes na trabaho yan. Mga pulis na mga bayanan. Sinusweldohan kayo ng taong bayan para maglingkod sa mga mamayan. Hindi sa mga dayuhan na yan na nanghuhusog. Nangangamkam lang hindi kanila. O, di ba? Kawawa naman kayo. O, bakit? Natamimi kayo. Sayang. Sayang ang mga damit ninyo. Sayang ang inyong mga uniform.